books of the Bible. Lead us to revival. Name them one by one. See what God has done. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, the books of the Bible. Hello mga bata! Kumusta? Excited na ba kayo sa ating bagong pag-aaralan ngayong umaga? Kung oo, tara, magsimula muna tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Amin pong dalangin na samahan mo po kami sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Buksan mo po ang aming puso at ang aming isip sa mga katuruanan naman at katotohanan na nagmumula sa salita mo. Amin din pong dalangin nawa ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas ng gawain ito. Nawa Panginoon, dinadalangin namin na samahan mo kami sa oras ng aming pag-aaral. Purihin ka po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman mga bata, tayo ay dumako sa ating pag-aawitan at sabay-sabay nating awitan at sayawan ng Panginoon. Best friend.
so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. And the mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Nagdaang lesson noong nakaraang linggo. Bata, ang memory verse natin ay mula din sa bahagi ng Biblia kung saan mababasa ang ating kwento. Ito ang sinabi ng mga alagad pagkatapos patigilin ni Jesus ang bagyo. Ang memory verse natin ay matatagpuan sa Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Para mas madali nating matandaan, ulitin natin ng 5 beses. Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumumba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumumba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumumba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumumba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos."
Mateo chapter 14 verse 33. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumumba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Ngayon, subukan naman natin ng walang kopya. Pakinggan ko nga. Ayan, very good! Huwag niyong kakalimutan na si Jesus ang anak ng Diyos. Huwag niyong kalimutan ang ating memory verse ha. Hanggang sa susunod uli, paalam! God bless! Excited na ba kayo sa panibagong lesson na ating pag-aaralan ngayong umaga? Bago tayo magsimula, ihanda niyo muna ang inyong mga notebook, ballpen at lapis at ang inyong mga Bible. Bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin. Anong sinasabi niyo sa mga taong nagbibigay sa inyo ng regalo? Halimbawa, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, o kapag binigyan kayo ng regalo ng inyong mga kaibigan. Paano kapag merong tumulong sa inyo o kaya may gumawa sa inyo ng mabuting bagay? Anong sinasabi niyo? Ano yun? Tama, kayo ay nagpapasalamat o nagte-thank you. Alam niyo ba, isa yon sa mahalagang pag-aaralan natin ngayong umaga. Noong mga nagdaang linggo, pinag-aralan natin ang mga himalang ginawa ni Jesus, yung mga kanyang mga pagpapagaling. At ngayong umaga din, ang ating aralin ay tungkol sa pagpapagaling din ni Jesus. Pero 10 times. Bakit 10 times? Kasi 10 yung kanyang pinagaling. Samahan niyo ako at ating panoorin ang ating kwento ngayong umaga. Ito ay matatagpuan sa Biblia sa Aklat ng Lucas, chapter 17, verses 11 to 19. Tara, manood na tayo. Siya si Jesus, na ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Maraming nakakamanghang bagay ang ginawa ni Jesus nang siya pa ay nasa mundo. Isang araw, siya ay naglalakbay sa Jerusalem. Dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Nang nabubuhay pa si Jesus sa panahon niya, ang ketong ay nakakilabot na sakit at madaling makahawa. Dahil dito, ang mga taong may ketong ay pinapalaya sa lugar kung saan sila nakatira. Tinatawag silang madumi at walang may nais na mapalapit sa kanila. Ngunit nang makita ng mga taong ito na may ketong na si Jesus ay parating, tinawag nila si Jesus at sinabi, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapansin ng isa na siya ay magaling na, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagpasalamat. Ngunit nagtanong si Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa Samaritanong ito?" At sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Di ba ang galing ng ginawa ng isa sa mga pinagaling? Tara, samahan niyo ako at ating balikan ang ating kwento ngayong umaga upang maalaala ang mga mahalagang pangyayari na dapat nating tandaan. Una, makapangyarihan si Jesus. Kaya natin pinag-aaralan ng mga himala ay upang mapatunayan na totoong makapangyarihan si Jesus. Alam niyo ba kung bakit sila inutusan na magpunta at magpatingin sa pari o sa saserdote? Kasi ang mga pari o saserdote lamang ang nakakatukoy kung magaling na ang isang taong may ketong. At sila lamang ang nakapagsasabi na pwede nang bumalik sa komunidad ang mga taong gumaling na sa ketong. At ang pagpapapunta ni Jesus sa kanila, sa mga pari o saserdote, ay kasing kahulugan na rin ng pagpapagaling sa kanila. Pangalawa, ang kagalingan ay bunga ng pananampalataya.
Kung napansin ninyo, humingi ang mga may ketong ng habag. Ang ibig nilang sabihin ay maawa at pagalingin sila ni Jesus. Pero anong sinagot ni Jesus sa kanila? Magpatingin at pumunta na sila sa mga pari. Walang ginawa si Jesus para gumaling sila ng mga oras na yon. Pero dahil sa paniniwala o pananampalataya nila na sila ay pinagaling na ni Jesus, kaya sila pumunta sa mga pari. Ay, hindi pa sila magaling ng mga oras na yon. Pero dahil sumunod sila sa sinabi o iniutos ni Jesus, kaya sila gumaling. Ano kaya sa palagay niyo ang nangyari kung hindi sila sumunod sa mga utos ni Jesus? Pangatlo, ang pinagpapala ay dapat na magpasalamat. Nung bumalik yung isang pinagaling, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Nasaan yung siyam? Bakit hindi sila bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Diyos? Diba ganun naman dapat? Kapag pinagpapala o binibigyan ng biyaya ang isang tao, dapat lamang na siya ay magpasalamat sa nagbigay o nagpala sa kanya. O mga bata, huwag niyong kakalimutan yung tatlong mahalagang bagay na yun ha. At ngayon naman, paano natin yun i-apply sa araw-araw nating buhay? Tandaan niyo din tong tatlong bagay na ito. Una, maniwala na makapangyarihan si Jesus. Kaya nga kapag may kailangan o may nararamdaman na nagiging dahilan upang tayo ay matakot, dapat na agad tayong mag-pray. At kay Jesus tayo agad unang humingi ng tulong. Pangalawa, huwag mag-alinlangan sa gagawin ni Jesus sa buhay mo. Maniwala ka na kaya kang tulungan ni Jesus basta lagi ka rin sumunod sa mga iniutos niya. At panghuli, huwag mong kakalimutan na magpasalamat o humingi ng pasalamat sa lahat ng blessing na iyong natatanggap. Maaring ito ay simpleng regalo mula sa taong mahalaga sa iyo o maliit na blessing o ang pagising sa isang araw o kaya naman patuloy na pag-iingat ng Panginoon, pagbibigay ng pagkain sa araw-araw, lalo na ngayong panahon ng pandemic, patuloy tayong iniingatan at pinoprotektahan ng Panginoon. Kaya dapat, wag na wag natin siyang kalilimutang pasalamatan. O mga bata, huwag niyong kakalimutan ang ating mga mahalagang napag-aralan ngayong umagang ito ha, at araw-araw niyo itong gawin sa araw-araw niyong buhay. Ngayon naman, tayo ay dumako sa memory verse. Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Tesalonica chapter 5 verse 18. Ang sabi dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ganda ng verse natin ano? Para madali nating matandaan, tingnan natin ang mga larawan at basahin natin ang nakasulat sa bawat larawan. Okay? Sige. 1 Tesalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Ulitin natin ha. 1 Tesalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Ngayon naman, i-recite ninyo ng walang kopya. Ayan, ang galing! Ngayon naman, ulitin natin uli sa huling pagkakataon. 1 Tesalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. O mga bata, huwag niyong kakalimutan yung memory verse natin ha. Ang sabi doon, sa lahat ng pagkakataon. Kapag may natanggap na blessing, kapag gumaling sa karamdaman, o kahit minsan, kahit may problema. Magpasalamat pa rin sa Diyos dahil hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kung hindi mo nakuha na memorize yung verse, balikan mo na lang yung video ha. Okay, bye-bye. God bless sa inyo.
Ang ganda ng lesson natin ngayong umaga, no? Maging yung ating memory verse. At ngayon naman, para sa ating pagtatapos, tayo ay dumako sa pangwakas na panalangin. Sabay-sabay tayong manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Naniniwala po kami na ikaw ay tunay na makapangyarihan at ang paniniwala o pananampalataya namin sa iyo ang siyang tutulong sa amin upang makasurvive sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, pinagpapasalamat din po namin ang lahat ng pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw naming buhay. Ang patuloy mo pong pag-iingat, pagsama at paggabay sa amin maging sa aming pamilya. Panginoon, amin pong hinihingi ng kapatawaran yung mga pagkakataon na kami ay natakot, nawala ng tiwala sa iyo at nakalimutan namin magpasalamat sa iyo. Amin pong dalangin ngayong umagang ito, bigyan mo po kami ng pusong handang sumunod sa iyo, handang magtiwala sa iyo at handang magpasalamat sa lahat ng biyaya, maliit man o malaki na aming matatanggap. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat, sumama at gumabay sa amin sa araw-araw na aming buhay. Ikaw po nawa ang mapapurihan at maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O mga bata, see you again next week. Bye!